Ako rin ay humihingi ng tawad tulad yung paghingi ko ngayon ng tawad sa ating presidente. Bilang ama, itinuring ko na rin, ama, magmula nung siya'y umupo. At makikita niyo sa video ko, yung pinaka touching moment of my life. Makikita niyo, nandun pa rin sa YouTube ko. By the time na pinuntahan niya, yung puntod ng mga magulang niya, at umiiyak, doon akong tunaw at nung sinabi niya na matanda na siya, hindi na rin natin alam kung hanggang kailan pa siya sa mundo katulad ng mga magulang ko. Sa isang iklap, tiglang nawala. Doon natin ma-realize na balang araw ang isang tao kung kailan lang siya nawala, saka na lang natin ma-realize kung gaano siya kaimportante sa atin. Saka na lang natin ma-realize kung gaano niya tayo kamahal. Saka na lang natin ma-realize na ang ginawa pala niya na pagiging istrikto sa atin, na kahit yung pagbibitaw niya na kung sakaling hindi natin sundin kung ano yung bili niya, iyon ay ikakabutay natin dahil tayo mababaril. Oo, totoo nga na marami ang namatay dahil sa nagiging programa niya o kaya nagiging patakaran niya para masumpo ang droga. Pero hindi na baling isinacrifice niya yung mga nadamay. Hindi na baling isinacrifice niya kung sino-sino rin yung mga namatay. Pero kung alang-alang sa ikabubuhay ng karamihan sa kanyang bansa, yun ang mas pinili niya. At hindi na bali, kahit alam niya na ang katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magugutom, katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magko-complain, katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magagalit. Pero ang kapalit nun, ang safety natin para tayo ay mailayo. Usap ako yung mga kapokortista, kahit alam ko na napakahirap na ibaba yung ego natin, kahit alam ko na napakahirap na yung ego na natin ay pinapakita natin ay talagang tayo ay mga bato laban sa gobyerno, labit sa ating Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, tingnan din natin. Tingnan din natin yung kabilang side
ang ating Pangulo. Kung ito ba ay para lang sa kanyang sariling kapakanan o para sa ating lahat. Isada po yung asawa ng anak ko ay maaaring magiging biktima rin po ng kalaban natin. At bilang ako na isang ina, at bilang ako na isang tao rin, na nagiging selfish din, at tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko, na dapat sila yung unahin. Sa panahon ito, tingnan din po natin kung sino yung mga nandyan na totoo sabi nitong babae na to na sila, wala silang reklamo. Sila, nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol kung ano yung kilos nila. Hindi katulad natin na may kontrol pa rin tayo kung ano yung kilos natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalad pa rin tayo. Dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala lang demokrasya, patay na. Diyan po kayo nagkakamali. Dahil kung o kumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa. Mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon. Mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon. Kahit pa paano, nagkakaraos pa rin tayo ngayon. Kaya po doon sa mga tumutuling sa po sa presidente, sana isaalang-alang na lang natin sa kanya. Pagtulungan natin. Kasi ang ginagawa niya para rin sa ating lahat. Para rin sa ating pamilya. Para rin sa ating kinabukasan. Para rin po sa ating kalusugan. Higit sa lahat. Para po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.